Hello guys, good evening guys sa inyo lahat dyan. This is Joylyn, welcome to my vlog guys. And nandito tayo ngayon sa isang bahay namin. Ito yung bahay ko na bakante. Ako lang ngayon nandito kasi in-isolate ko yung sarili ko guys. Kasi nga, kanina, after lunch, napag-alaman ko na COVID positive ako. So, ayun. I feel dismayed talaga guys until now. As of this moment guys, nalulungkot ako guys talaga kasi ako yung tao na sobrang ingat ko kasi alam ko naman yung may sakit ako, may mga pre-existing condition ako. Kaya sobrang ingat ko rin talaga. Sima na uso yung COVID na yan. At hindi ko akalain ngayon guys na magkakaroon ako ng COVID. Kahit ang pamilya ko, very shocked talaga sila kanina. Actually guys, second day ng quarantine ko na to. Kasi nung November 4, pinauwi ako. Pinauwi ako, nasa office ako, pinauwi ako ni mami. Kasi sabi daw ng LGU, ng DILG, kailangan ko nang umuwi. Kasi nag-positive yung kapatid ni Lola. Yung kapatid ni Lola na yun, siya yung kampanero natin dito sa Santa Maria. Sa mga nakakaalam po sa kapatid ng Lola ko, sa lolo ko na. Siya po yung kampanero sa atin dito sa Santa Maria. At alam ko maraming nakakilala sa kanya. Siya po ngayon ay positive sa COVID. Pareho po kami. Kanina lang po nalaman na positive ako sa COVID guys. After lunch tumawag yung hinga, hindi ay LG. LGU Santa Maria. COVID task force kay mami na yung anak po niya is positive, which is ako yun. And yun nga, guys, pawisan ako ngayon guys. Kung makikita nyo, pawisan ako. Sobrang pawisan ako kasi nagsuob ako guys. Ginawa ko yung natural medicine na sinasabi nila. Yung sinasabi ni Love sa akin, sinasabi ng boss ko. Yun. Kaya rin guys, ako nag-video ngayon. Kasi gusto ko i-document yung nangyayari sa buhay ko. Kasi halo-halo yung emosyon na nararamdaman ko guys. Hindi ko ma-explain eh. Ayoko mag-panic, ayoko rin matakot, ayoko ng kahit anong negativity. Pero andun tayo sa point na yun nga, i-accept na kung ano yung meron ako ngayon. Which is positive ako sa COVID. At actually guys, ito nga, after ko mag-dinner, totoo guys, ito totoo talaga to. Nawalan ako ng panlasa. Ngayon, wala akong panlasa at pang-amoy. Even this ginger lemon tea na ginawa ko, hindi ko siya maamoy. Hindi ko rin siya malasahan. Ganito pala pag meron kang sintomas ng COVID. Wala na akong panlasa guys ngayon. As of this moment, wala akong panlasa, wala akong pang-amoy. Ang hirap. Alam mo yung gusto kong kumain na kumain, pero hindi ko malasahan guys. Kung ano-ano na yung makinain ko. Sabi ko sa mami ko, mami ba't ganun wala akong panlasa? Hindi na rin ako makapag-distinguish kung anong amoy yan. Wala akong malasahan, wala akong maamoy. So, yun nga guys. Gusto ko lang i-share sa inyo to guys, yung nangyayari sa akin. Kasi ito talaga yung nangyayari ngayon, ito yung nangyayari ngayon sa buhay ko. At gusto ko lang i-share sa inyo, gusto ko lang i-document yung nangyayari sa akin. At asahan niyo po na magbibideo ulit ako para sa mga susunod na araw. Para maging updated din ako sa sarili ko. Siyempre yung mga tao na kapaligid sa akin. Ayun guys. Thank you pala sa mga sa love ko, sa family ko na nag-play para sa akin. At siyempre sa mga office mate ko na nangangamusta sa akin. Ayun nga, salamat sa inyo guys. It's highly appreciated. Sa boss ko na unexpected tumawag siya. Sobrang na-appreciate yung concern niya. And then nga,
Salamat talaga, guys. At kung yun nga, guys, sana supportahan yung vlog ko. Wala pa akong ganong alam dito. Pero yun nga, gusto ko na siyang simulan ngayon. Since ito yung nangyari sa buhay ko, gusto ko na siyang i-document. And ayun guys, thank you guys. Ang init guys, hindi ako sanay sa ganitong environment. Pero yun nga, hindi ako pwedeng mag-electric pan. Kasi nga, nagsuob ako. Ayun. So guys, dito na muna yung video ko ah. Salamat po sa inyo. Salamat sa mga sumusubaybay dyan. And thank you sa pag-subscribe guys. God bless.